Sa darating na eleksyon, mahigit 100 party list groups ang pagpipilian ng mga botante. Pero alam kaya ng mga ordinaryong Pilipino ang kahalagahan ng party list groups? Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam? Jessica, 136 o 136 ang orihinal na bilang ng mga party list na kalahok sa election 2013. Pero nabawasan pa ang bilang na yan ng 13. Napakaraming pagpipilian pero isa lang ang pwedeng ilagay sa balota. Kaya mahalagang pag-aralan ng mga botante ang halaga ng party list vote. Narito ang ulat. 123 party list na pagpipilian sa balota sa darating na eleksyon 2013. Pero ang bawat botante, kailangan lang pumili ng isang ibobotong party list. Ilang linggo bago ang eleksyon, pamilyar na kaya sa mga botante ang saysay ng mga party list? Minuto ko lang pero hindi ko alam. Marami silang party list. Hindi natin alam kung ano yung mga ano nila. Kung gusto ng minority na ma-represent sila, so kailangan nilang iboto yung party list na nais nilang... Itinatag ang party list system para bigyan ng boses ang iba't ibang sektor ng lipunan na karaniwang naisasantabi o hindi nabibigyan ng pansin. Katulad na lamang ng mga mahihirap o magsasaka. Unang ipinatupad ang paghalal ng party list representative noong eleksyon 2001 sa tulong ng Republic Act No. 7941. Sa party list system, hindi isang tao ang iboboto kundi iisang grupo. Pero yung grupo na yan may 5 nominee at sa kabuuan may 58 na pwesto sa Kongreso para sa mga party list, pero may formula para malaman kung ilang nominee ang magiging congressman. Sa lahat ng nakalap na boto para sa party list, kailangan makakuha ng 2% ang isang grupo para mahalal na representative ang una nilang nominee. Priority na mabigyan ng pwesto lahat ng grupo na makakakuha ng 2%. Kapag may natira pang posisyon, magkakaroon naman ng pagkakataon ng mga party list na may mahigit 2% na boto na makaupo ang iba pa nitong nominee. Ngayong eleksyon 2013, hindi na alphabetical order ang paglista sa mga party list sa balota dahil ni-raffle na ito. Batay din sa huling desisyon ng Supreme Court, posible nang tumakbo ang isang party list kahit hindi ito kabilang sa marginalized sector. Binago ng Supreme Court yung polisiya, no? Kumbaga, inisantabi niya yung lumang interpretasyon niya at naglabas ng bago kung saan malinaw na sinasabi niya na kahit hindi ka marginalized at underrepresented, maari kang lumahok sa party list system. Puna naman ng isang political analyst, bagamat maganda ang layunin ng party list system, naaabuso naman daw ito ng ilang politiko. Na-abuse na nga eh. Hindi lang simpleng open, proven na na-abuse. No? Ang daming nakapasok sa sistema na hindi karapat-dapat na social justice tool ito. Kinilala ito ng Supreme Court. So translated yan, dapat may criteria na malinaw para maliwanag na hindi pwedeng pumasok dito yung may kapangyarihan na. Aminado naman ng COMELEC na malaki pa ang puwang para paunlarin ang party list system, lalo tila marami pang botante ang nalilito rito. Napakarami nila. Ang hirap pumili. Ang ginagawa natin ay sinisikap natin na ipresenta yung party list bilang mga kategorya. Kategorya ng advokasya. Babasahin mo na lang yung profile ng grupong kumakatawan sa PWD. Kasi yun naman ang punto nun eh. Ang punto ng party list system ay magbigay ng representasyon doon sa mga kapos. Jessica, bawat party list ay meron niyang 5 nominee pero hanggang 3 lang yung maximum number na pwedeng maihalal na congressional representative. Jessica. Okay, napakamasalimuot lang itong usapin tungkol sa party list groups, no, Bam? At hindi, parang hindi rin nakatulong na halos kalagitnaan daw matatapos ng election period nung naglabas ng panibagong mga clarification ng Supreme Court tungkol dito. Although maraming mga legal expert, kabilang na yung mga gumawa ng ating konstitusyon, na nagsabing tama yung pasya nitong huli ng Supreme Court tungkol sa party list group. Kung titignan mo yung timing, Jessica, parang medyo malapit-lapit na. Kung titignan mo yung balota, may mga slot doon na pinalitan na lang into vacant slot. Ito nga yung mga na-disqualify nga. At maganda daw yung... Pero may mga magandang pagpupuri naman sa desisyon ng Supreme Court kaugnay ng party list. Dahil sa kanilang desisyon, sinabi nila na dapat hindi required na maging representative ng marginalized or underrepresented people ang isang grupo para makasali sa party list vote. Yes, yun nga yung clarification from the Supreme Court, no? Ang kaso, valid din yung ni-raise nitong si Mon Casiple, no? Yung ating political analyst na nakausap mo. Sinasabi niya, open to abuse itong ganitong klase ng sistema ngayon. Eh kaso, sa dami ng sumali dito sa party list, yung mga kailangan iboto sa election 2013, sa dami, no? Mahigit 100 nga. Tapos parang mas mabibigyan pa ngayon sila
sila ng leeway na madagdagan pa dahil nga may clarification ng Supreme Court na hindi mo kailangan maging marginalized to qualify as a partylist organization, eh parang lalo lamang magiging labo-labo itong sistemang ito. So Jessica, balikan muna natin yung decision ng Supreme Court. Kaya nila napag-desisyonan na hindi na kailangan marginalize yung kinakatawan, eh baka daw madiscriminate yung ilang grupo na ang kanilang pundasyon ay ideology o kaya cause. Ngayon, balikan naman natin. Sabi ni Attorney James Jimenez, talagang dadami pa yung mga kandidato sa party list sa 2016. Mm-hmm. Pero sa ngayon, na-limit pa nila ngayon 2013. Pero makikita natin yung pagbabago na yan sa 2016, Jessica. Yes, maraming salamat. Bam Alegre.